Tungkol saan nga ba ang Symbolic Interaction Theory? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about symbolic interaction theory or minsan ay tinatawag na symbolic interactionism. Tungkol saan nga ba ang theory na ito? Basically, ang theory na ito ay tumutukoy sa mga simbolo, mga meanings, at pakikipagkomunikasyon, at kung paanong ang tao ay nagre-react sa mga ito. Maraming pwedeng maging halimbawa ang theory na ito. Pwedeng maging halimbawa dito ang traffic symbols na nagbibigay sa mga tao ng mga impormasyon, pwede din ang mga pedestrian lanes at iba pang mga symbols na hindi naman mahirap unawain ng mga kahulugan. Ngunit paano nga ba naiuugnay ang theory na ito sa mga tinatawag na deviant perspective or mga paglihis ng pananaw? Maaaring maiugnay ang theory na ito sa mga deviant perspective sa paraan kung paano na-interpret ng isang tao ang isang symbols. Halimbawa, si Tanggol ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa pag-aalaga ng aso kaya naisip niya na hindi pala lahat ng aso ay maamo. At magmula noon hindi na siya lumalapit sa kanyang mga aso sa tuwing pinapakain niya ito. Sa ating senaryong binasa, papasok ang symbolic interaction theory. Dahil ay pinapaliwanag ng senaryo na kung ang taong nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa isang sitwasyon ay makakakita ng mga simbolo na tumutukoy sa pangyayaring ito, posibleng ito ay maging palatandaan na sa kanya na dapat niya itong iwasan. Ang theory na ito ay maaari din maiugnay sa mga tinatawag na hate crimes at sa tinatawag na labeling theory. Anyways, meron na po pala tayong nagawang episode about labeling theory. At kung interesado ka sa topic na ito, ay mag-iiwan ako ng link sa huli ng video natin ngayon. Okay, let's go back to the topic. So paano nga ba naiugnay ang mga hate crimes at labeling theory sa symbolic interaction theory? Umpisahan natin sa tinatawag na races. Karaniwang halimbawa nito ay ang pagkakaiba-iba ng kulay ng ating mga balat. Tulad ng ibang mga tao na galit or nangdidiri sa mga tao na maitim ang kulay ng balat, kung kaya't ang iba sa kanila ay hindi binibigyan ng pantay na pagtrato ang mga taong may maitim na kutis. Karaniwang ang mga ganitong pag-uugali ay naiiugnay din sa tinatawag na xenophobia na nagpapakita ng matinding pagkamuhi sa ibang lahi at bansa. At mga kaibigan, gumawa na din pala ako dati ng episode about phobia. At kung interesado ka din sa mga topic na gaya nito, ay iiwanan ko din ang link sa huli ng video natin ngayon. Ngayon, nasabi din natin kanina na pwede din palang maiugnay ang symbolic interaction theory sa tinatawag na labeling theory. Kung naaalala niyo mga kaibigan, ang labeling theory ay hindi nakafocus sa mga deviant and criminal behaviors. Dahil ito ay tumutukoy mismo sa mga reaction ng mga tao sa isang society patungkol mismo sa deviant criminal behaviors. So paano naiugnay ang symbolic interaction theory sa labeling theory? Halimbawa, si Nato ay kilalang gumagamit ng droga sa kanilang lugar kaya siya ay tinuturing na addict sa droga ng mga tao kung kaya't siya ay pinanginilagan sa kanilang lugar. Ngayon paano pumapasok ang symbolic interactional theory sa senaryong ating binasa? Ang simbolong lumilitaw sa senaryo ay ang mismong droga na alam naman natin lahat na masama itong gamitin kung kaya't ang mga taong gumagamit din ng mga ito ay tinuturing din ng karamihan na masama. Parang ganito yan mga kaibigan, subukan nating alisin si Natoy sa senaryo at tignan lang natin ang mismong naging dahilan kung bakit siya naging masama, which is ito nga ay yung paggamit niya ng droga. Ngayon tignan nyo ang larawan ng droga na ito at isipin nyo ang mga bagay na pwedeng mangyari sa isang taong gagamit nito. Sa pag-iisip mo ng mga bagay na pwedeng mangyari sa taong gagamit ng droga, doon mag-uumpisa ang tinatawag na interpretation. Na kung saan nagbibigay ka na ng mga kahulugan tungkol sa mga simbolo, mga bagay at pangyayari na iyong nakikita. At siguro mga kaibigan, ay dito na muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.